Even though they have the same flavor, BC and pre-workout, mingo-tingo silang dalawa. Iba yung lasa ng ano, nung pre-workout. Iba rin yung texture niya sa BCA. Pero mas matamis si BCA kesa sa pre-workout. So iba yung texture nila. Pero still, both of them are solid. Tignan natin guys na nakaliquid yung pre-workout natin. Okay, so current weight natin ngayon is 66 kilograms. So we're just trying to maintain yung weight natin ngayon. And of course, yung body fat natin. So yan yung crucial point. So very important syempre yung pagkain if you want to maintain yung weight. Dapat naka-maintenance calories kayo. Kung gusto nyo pababain yung body fat nyo, it's much better na you do some deficit. So naka-deficit pa rin tayo halos 3 months na. And then halos 3 months na rin tayo yung chicken breast and kamote kinakain. Really, marami nagsasabi na hindi siya magandang ano, panlalo na if you're just, you know, just doing it to be fit. So I'm not really suggesting sa mga ka-extreme natin na gayahin yung meal plan ko. Kasi hindi naman kayo masyado mag-compete. Sobrang raming meal plan na pwede nyong matry, okay? Pero siya pang long term na diet. So, ginagawa lang natin yung meal plan ngayon na mag-compete tayo. So, just prepping and to make sure na conditioning is maganda. Pero after this competition is, balik tayo to normal. Normal na pagkain natin. Kasi hindi yan talaga yung normal natin. Pero ngayon, syempre, nasasana rin yung katawan natin. Kailangan ng consistent talaga sa pagkain. And then guys, nag-change rin tayo ng routine sa cardio natin. So, hindi tayo masyadong magka-cardio ngayon. Kasi medyo nakaka-apekto rin sana natin sa size. So yung gagawin natin guys is alternate like MWF 15 minutes cardio dun sa treadmill. So yun, okay na yun, just you know, to maintain lang yung body fat natin. So wag lang masyadong cardio rin. Kasi kung too much cardio rin is pati yung muscle mass is nasasama. So yun. And then pero yung carbs natin and fats is medyo bumaba pa rin. Still focused on the protein, okay? So kung papipilin ako guys kung BCA ba or pre-workout kasi hindi naman karamihan sa atin is may budget na pagsabayin tong dalawang supplements, para sa akin I recommend pre-workout na lang guys yung bilhin nyo. Kasi mas maganda yung pre-workout para mas maganda talaga yung performance nyo sa gym. Kasi kung BCA, kung nare-reach nyo naman yung protein intake nyo daily kahit wala na kayong BCA. Kasi yung BCA, pang-additional lang natin yan eh. Pero maganda to para sa endurance natin. Pero kung talaga magandang pump and magandang performance nyo sa gym, is I'll go for pre-workout. Isa sa pinaka-importante, yung whey protein na supplement. So, yan guys. Yan yung whey protein natin yun, chocolate melt. 20 grams per scoop. Really great. Sobrang laking tulong conditioning natin. So, yan guys. Tiniplan natin yung BCA. Pero hintay lang natin si Bo Extreme kasi we're just going to eat some pack. Bili na naman tayo ng rubber mats. Kaya namin sakto na kulang pa pala. So yun, bad news is wala pa yung leg extension from Notorious Gym Equipments. Di pa dumating, sayang, excited na sana kami. Kaya linagay namin kasi dito namin ilalagay yung leg extension. Tapos yung treadmill, iusog dyan para dyan ilagay. Teka, dito si Bo. So anong i-hit natin ngayon, boss? Back tayo ngayon. Back. Hello. Anong feeling pre pag iniinom ka? Parang tumatas yung energy. Energy ka? Super Saiyan. Parang naka-Milo. So ngayon guys, in-add ko sa routine natin, sa warm-up natin is yung rotation. Wrist rotation. So, sobrang importante guys kasi sometimes nagugulat yung wrist natin. Halimbawa pag military press. So sobrang importante. So dapat mag-ingat tayo. So very prone to guys sa injury yung wrist. So kailangan i-workout, i-warm-up rin natin. Kahit twisting, kahit dumbbell twist lang. Then every time, kahit ano, kahit hindi shoulder, kahit back, kahit legs, kahit chest. Pag binawarm up ko rin yung wrist natin, so yung brutality yan. So 5 pounds. So maganda rin yan. So yung gagawin natin guys ngayon is, we're going to do some back workouts. Okay guys, so magtatanong kung safe ba dito mag pull ups. Yes guys, sobrang rigid. Rigid naman siya. And hindi siya madaling mabalik. So hindi naman guys, makikita nyo. Sabi ko nga kanina sa rigid. And mabigat talaga siya. So actually nagulat kami nung i-assemble namin. Sumbigat pala siya. So, anong kaya mo? Dalawa. let's see. 1, 2, 5, 6, 7. Ilan yun? 8 lang. Bakit? Mayroon ba? Bigat. So, first
first time namin ngayon mag-landmine, so landmine yung tawag dyan. Actually guys, nakadalawang beses kami ito nag-ulit nung machine. So dapat, yung landmine is nandito. Kaso nalagay na namin, hirap na, so pinabayaan lang namin. So ngayon, nagawin natin dito, pumunta dito yung landmine natin. So ito lang talaga yung nakaka-disturb. Itong post din yun. Saktong-sakto lang naman, tapos yun, may rubber pa tayo dito para malagay yung plates. So landmine yung tawag nyo dyan eh, pero yung workout is deeper yung tawag. So ngayon ito para sa back natin. So isang maganda sa kanya is naka-wide tayo. So hindi lang dito yung natatamaan, pati dito sa may traps natin. So yun yung kulang ko talaga nung nag-workout ako. Masyadong focus lang ako talaga dito. So nakalimutan yung details dito. So sobrang importante rin yan. Lalo-lalo na ngayon na mag-compete tayo. So great workout. So sakto na yung binubuhat natin. Halos 35 kilos lang. So halos more than 70 kilos. So hindi nga tayo nag-100 dito. So saktong-sakto lang. 70 pounds. Hindi rin. 2.205. Test out lang tayo lagi para na-squeeze talaga yung muscle na. So next workout natin, superset, barbell row, tapos yung straight arm pull down natin dito. Sakto lang yung bigat. Always trying to squeeze the muscle. Second workout pa rin natin. Solid na, solid na. Ito yung maganda ko guys sa superset. Halos pa rin endurance is na train. But just remember guys, hindi masyadong heavy. So make sure lang yung na-squeeze yung muscle and natatama nyo para worth it yung workout nyo. Ano yung goal natin ngayon bro? Bulking muna tayo, no? Bulking tayo ngayon. Focus muna tayo dito sa task. Upper. So yun guys, goal natin is pakapalin si Buha Extreme. So kung mapansin nyo is high carb muna siya ngayon. Kasi syempre makita nyo is medyo manipis pa yung arms, pero yun lang pati yung chan. So yun, try natin pakapalin pa dito sa arms niya and syempre dito sa chest. Problema natin yun yung back. So makikita nyo si Buha Extreme nasa likod natin. Ginagamit lang natin yung rope para support dito. Para hindi tayo madali ng weights. Kasi usually sa gym, magbaback tayo is may support dito or parang may lock dito sa paa natin. So ngayon, medyo nahihirapan tayo. So wala tayong lock sa paa. So still not enough yung support ng Buha Extreme para mapigilan yung para hindi tayo madala ng weights. Kasi pag magbaback tayo, diba, nadala yung katawan natin.
So yung challenge yun kasi, tinan nyo, nandito lang yung lock natin, wala dito sa paa. So akala ko yung lock dito is pwede siyang adjust papunta dito sa taas. Pero yun pala is hindi. So kahit may support dito, parang hindi pa rin proper. Oh yes, so na-figure out namin na much better na din lang sa baba. So yan, straight na lang yung legs para hindi masyadong madadala yung katawan pataas. So yan, much better compare sa kanina. Ano, okay ba? Tama naman yung back. Okay naman siya guys. Compare nung kanina, mas natama natin yung back. So, ang buti. Okay guys, so ito na yung problema. Nakikita nyo, yung ito, yung parang lagayan ng paa, para yan sa cable row. Pero dahil nga nandito yung poste na to, tapos nalagay na namin, mahirap nang ibahin na naman, so dumbbell na lang yung nilalagay natin dito. Siyempre, para-para niyan guys, diba? So no excuses tayo. Let's go. 8 9 Let's go. 10 That's 2 That's 2 Let's go. 1 Let's go. Last 1 Then we'll go workout ngayon. Miss extreme and extreme. Let's go by extreme biceps. Slowly lang straight. 2 9 Last 1 Nice. Let's go. 10 6 7 Last one. Nice. Cheat lift. Ano? Nakakangalay. Sakit. Isa pa. So yun guys, tatapos natin tayo mag-workout. Sobrang solid ngayon, nakakain muna tayo ng post-workout meal natin. Yung kamote tsaka chicken breast, as usual. So yung Cebu Extreme tatapos na yung bicep workout niya. So yun yung usual na gagawin natin sa kanya. Pair na always yung arms sa main body parts para agad siyang kumapal. Yun guys, kanina nagka-problema lang tayo dito sa sa lat pulldown. Pero yun, nagtrial and error kami. So yung pinaka-okay talaga is yung dito talaga sa ground. Straight yung legs para hindi nadadala yung katawan. So yun lang yung problema. Pero remember guys, para-paraan. Kung gusto nyo yung gains talaga, para-paraan lang yan. So yun, sakto lang yung bigat. Hindi tayo masyadong makapag-heavy sa lat pull down. Pero yun, make sure lang na na-squeeze talaga yung muscle. So yun, nag-ups rin tayo ngayon. Pair natin sa back. Pero hindi na masyado kasi medyo nakagutom na rin. And nag-deadlift rin tayo. So yun guys, thanks for watching. Don't forget to support my channel by clicking that subscribe button, notification bell. Papilis ka ba akong videos? And nga pala guys, follow nyo si Miss Extreme sa kanyang TikTok. Anong TikTok mo, Miss Extreme? Sample lang yung sample. Hindi, ate, ikaw siya. Sample lang yung sample. Pag nilalimot ako. Hindi, iskere. Anong TikTok mo, sa iyo yung TikTok mo? So, yan. Nasa baba nilang guys, ilalagay ko dito yung kuha ng TikTok mo. Sample lang yung sample. Kere, kere. Ayun guys. Watching. Dari, masaya nga. Thanks for watching. Go. Thank you.